nakakapag-usap lang namin at minura niya ako. Tinawag ako na anak ng puta. Eto ba? Eto ba ang welfare na officer na ilalagay ng gobyerno? Ha? Ay, ewan ko na lang. Pasalamat talaga sa hindi ko sa kaharap. Alam nyo bang galing ako sa West Zone ngayon dahil dun sa OWA na binibigay nila, na food assistance na sinasabi nila worth 200 dirhams? Pagdating ko dun, binibigyan nila ako ng dalawang tig 5 kg na bigas at isang maliit na kahon. Nagtatanong ako kung yun ba ay may resibo na nagpapatunay na yun ba ay worth 200 dirhams dahil yun ang nakasaad na ibinigay ng ating galing sa ating gobyerno. Ang sabi ng taga West Zone, wala daw resibo. Sabi ko, pwede ko po bang matingnan kung ano ang loob nito at kung talagang ito'y pumapasok doon sa amount na 200 dirhams. Hindi pwedeng buksan. Otherwise, kung gusto ko, iuwi ko sa bahay pero nang kiniklaim ko yung binibigay nila. Hindi po ako pumayag. Ang sabi ko po, once na yan ay aking nabuksan na or napermahan ko na yan, hindi ko na maibabalik pa. Dahil inaccept ko na, inacknowledge ko na. At po pwede nilang balikta rin na baka binawasan ko para lang magkaroon ng anumang issue. Nagtanong po ako sa kanila, nililinaw ko sa kanila. Ang sagot po nila sa akin, hindi nila alam kung anong laman ng kahon na yon at kung magkano ang laman ng kahon na yon dahil yung daw pong kahon na yon ay galing na sa embahada na ipinadala sa kanila sa Weston. Ito po ay malinaw, napakalinaw po na panggagago ang ginagawa sa atin ng mga embahada. Nilalahat ko na po yan, nilalahat ko na po. Nakakapanggigil. Nilalahat ko na po. Hindi ko po sinasabing embahada lang ng Dubai ang kurakot. Napakamalinaw po. Hindi po magsasalita ang ganun ng ang empleyado ng Weston kung hindi po yun totoo. Yun pong kahon ay galing sa embahada at ipinadala sa kanila kaya hindi nila alam kung ano ang laman at kung magkano ang laman. At ang sabi pa po nung taga Weston, yun daw po ay wala daw silang alam at wala silang pakialam dahil sila daw po ay nag-donate lamang sa ating embahada at meron pang ibang kumpanya na nag-donate. So anong ibig pong sabihin nito? Ano pong ibig sabihin nito? Pag sinabi mong donasyon, ha? Donasyon. Ang hinihingi po ng OFW ay yung pong galing sa ating gobyerno, yung ipinarelease ni President Duterte na suporta o ayuda sa ating mga OFW. Pero bakit ganun po ang ginagawa nila? Ngayon po, tatanawagan ko po yung Dan Flores na yung binigay niyang numero. Welfare officer po siya sa Dubai. Take note. Welfare officer po siya sa Dubai. Nagmura po at sinabing anak daw po ako ng puta. Ako na nga daw po ang tinutulungan. Ayaw ko pang tanggapin. Pero nung time po na sinabi ko sa kanila kung ano yung ipinaliwanag sa akin ng mga taga Weston, hindi po siya makaimik. Hindi daw po yung totoo. Sabi ko, yun po ang sinabi sa akin ng taga West Zone, hindi po nyo kasi ibinriping ng maayos. Para hindi po kayo, hindi sila nagsalita. Kung binriping po ninyo ng maayos, hindi po sila madudulas. Na ibig sabihin lamang po niyan, yung pala pong ipinamamahagi na tulong ng food assistance na tinatawag, yan po'y galing sa donasyon. Hindi pala po yan yung pera ng gobyernong pinadala. Saan nila ilalagay na naman yan? Napakalinaw po ang panggagago ng ginagawa po ng Dubai. Mga wala kayong kwenta. Kaya kayo namamatayan ng mga OFW sa mga nasasakupan nyo dahil sa mga kawalang hiyaan ninyo. Maging patas kayo. Patuloy kayong sumusweldo sa gitna ng epidemya. May kinakain kayo ang pamilya ninyo. Masarap ang tinutulugan nyo. Hindi kayo nag-aalala na papalayasin kayo ng tinitirhan ninyo. Pero bakit ganyan ang ginagawa ninyo doon sa mga OFW na kung tutuusin, kami ang dahilan kung bakit kayo nakaupo ngayon diyan sa inuupuan ninyo. Yung pinapakain nyo, pinapaaral nyo sa pamilya nyo, saan ang galing yan? Wala kayo dyan kung walang OFW. Kaya dapat naman, hindi nyo man mahalin, at least respeto naman bilang tao ang ibigay ninyo. Hindi ganyan, inuuna ninyo ang mga bulsa't sikmura ninyo. Nakakagigil kayo.
Yung ibang tao, tinatanggap na lang kasi walang wala at saka hindi nila kayang magtanong. Pero anong tingin nyo? Insultong malaki, ginagawa nyong busabos at pulube. Ginagawa nyong trapo ang mga OFW. Mga walang hiya kayo, Dan Flores! Anak ka ng ina mo! Makakarating to sa OWA, tandaan mo yan! Sasabihin mo, pasensya na, nabigla ka lang? Anong nabigla? Ganyan ang sinasabi ninyo sa lahat ng OFW na nakakausap nyo, mumuratahin. Pasensya na, nabigla kayo? Mga poki ng ina ninyo! Yan ang masasabi ko sa inyo, Dan Flores! Kung tinawag mong anak ako ng puta, mas lalo ka! Hayop ka! Para sabihin ko sa iyo, hindi mo pinalalamo ng OFW at ang hinihingi namin ay hindi nyo pag-aari. Hindi nyo sa bulsa nyo manggagaling yan. Yan ay pera ng gobyerno. Na kung tutusin sa amin din galing ang perang yan dahil sa mga remittances namin. Tapos ganyan kayo, aabusuhin ninyo, bubusabusin ninyo ang mga OFW. Anong klase?